ko dati si Rhea ang pangalan niya. Rhea only my loves. Panis! Ako pero na ano, ano, pero here on the land of kung tayo mga kaibigan na unang buff ng ating PH on 445. Kasi ano naman natin is kumuha ng buff. Pero mga Shadrick, ano yung organ? Bro, nakasalub nga lang dito. Siyempre, with the follow-up backup, ang ganda ng pasok ng atas natin doon. Pero hindi pa tapos yung Masha. Still, gustong-gustong kunin yung red buff nila dito with the follow-up from JP and yung ating Selena. Pero Masha still taking down the first blood. Grabe naman, gustong-gusto talaga ng Aura PH dito ngayon. Okay, okay. Nakita natin doon, it's a 1-for-1 trade. At natilipan nila yung buff na sana na para sa carry. Dito na si Ultra. Siguro medyo natagalan pero okay na rin kasi na-delay eh, di ba? Yung ilang segundo na yun, okay. Pero titingnan mo naman, in terms of gold, nakalamang na around 30-50 gold lang naman dito si Cignal Ultra. Kaya-kaya habulin. Gusto talaga nilang kulit. Gusto talaga? Uy! Ayaw talaga na kayo na! Ayan, speaking of kuha, nakuha na nga nung Haya boost. Natin dito. Gato si natin the please there. Makakatakbo pa si paring Imba DJ. Popolin ko pa, tried to kill Greed pero Greed medyo mabilis talaga tumakas. Tama, tama. Mabilis tumakas dito. Look at that. Perfect match. Pero ngirat-ngirat lang dito ng Chichu Dog. Championship Kupra na. Ay, Kupra. Si Raplicia rather. Hindi pala siya naka-Kupra dito. Oh, guys. Siya. Look at that. Quad Shadow. Sinalo niya lahat ng Phantom Sun ng passive dito ng carry. Pero nakakatakas lang din naman. Disengage lang muna early game dito. Yes. And kung mapapansin natin, Maratina, yung gold lead ng Aura P. Na. Yung ating Hayabusa na si JB, ngert-ngert ng pang-ngert-ngert nandito yung tropa nating Chichu Dog. Pero disengage lang muna. No, talaga nangaharas lang. Way of harassing lang yung kanyang alagang aso. Pero here comes the Selena. Look at the damage na binitawan ni paring Greed. Oh, on that Popolin Kupa. Almost taking him down. Kung tumama pa yung Abyss Arrow, think nakuha na talaga ang tropa nating PNK. Speaking of harassment, nakikita ko sa comment section, nangaharas ko si Profi. Mas mainit ka daw doon, Cat Leonardo. Ato, pumapasok dito si Rhea with the dragon, but then... Oh! Nakal-tol! Pumasok ka. Abyssal Arrow? Abyssal Arrow. Pero walang naging casualty sa nangyaring clash na yun, Baymax. Yes, disengage muna from both sides of... And right now, wala pa rin ganong kalaking kalamangan ng Aura P... Down on the hands of Tamos, pero makakalipad palayo ang ibong tarap. Pa nga. Pero look at that kill, DJ versus the two members of Cignal Ultra trying to chase him down. Let's sneaker in, hindi umabot. Pero nandito na with the perfect match yung atas natin. Greed taking down the export. He decides to have a Cyclone Eye, but it's not enough. And it's a double kill for that Selena. Missile arrow na naman dito. Binitawan ni paring Greed. Pero further airstrike will hold him down. Don't follow up yata. Yung Lurkin actually hinabutan with the basic attack. Securing that kill, hindi nagawang protektahan ng Atlas natin yung ating Serena, pero the turtle has been taken down by Team Aura PH. Objective wise lamang sila ngayon dito, and the gold lead 1,000 na rin, Martina. Tama ka dyan, 1,000 na rin talaga. Pero look at that, JP kumukulit lang dito sa may bandang middle lane. On the other hand naman, Two's Jin focusing on protecting that tier 3 tower on the bottom lane of Cignal Ultra. Better airstrike, walang tinamaan doon na to secure na lang din naman. Pati si JP, nakuha na rin naman nila yung purple buff nila dito. With a perfect match, try to find the target pero wala rin naman. Wala. Yes, medyo mabilis din naman kasi talaga tumakas sa isang pasa pero lane secured. Si parang Kiel, BJ, that is a 3-man gang onto the bottom lane na late ng dalaw ang Aura PH dito, and right now makukuha pa ata ng Cignal Ultra yung first tier turret doon sa may bottom lane, pero hindi pala. Ayan, actually tatlo to eh. Meron pang Chichu Doggy Waps kaya hindi na siya makakatakas. Imba DJ na hunt down ng Selena natin. 3-4 tayo in the favor of Aura PH on the bottom lane. Hindi pa tapos yung bakbakan niya atin. Ricardo yung kagaya na trap natin is Atlas na kagat at natrap pa ng Chichu Dog dati, and that is going to be another kill for Cignal Ultra. So ang sagot doon ni JP, tanggalan na lang natin ng tier 3 tower dito sa may bandang middle lane. Kunapitas man dito si Lumiere Silva Million, which is Raflicia. Okay, gusto sana tulungan doon ni Griden yung Selena natin, pero hindi umabot. So binatuhan niya na lang nabi sa araw. Although nag-connect, yes. Masyadong malaking chance na kapag ka nag-disengage at nag-engage siya doon. Pero speaking of that, dito sa may bandang tower, solo kill siya. Solo kill yun, Baymax. Grabe talaga humawak ng Selena si paring Greed. No? Pero item ka tayo sa Get Mr. Director. Ayan, makikita naman natin. Item ng Selena going for the Clock of Destiny. Compare natin doon sa support sa kabila Farsa. Going for the Clock of Destiny also. Pero walang mask yung Farsa natin dito.
dito yung Popol and Zuba natin dito. Pero look at that. Feather Earthlike kinasa na rin naman pero nakaratakbo rin naman agad dito si JP together with roughly siya diretso dito sa may middle lane. Pababa na dito si Popol and Koopa natin ha. Yung aso yung tinatama na minsan laro. Yan yung medyo mahirap. Mahirap, yes. Ano ka ng bato, may sumasalo yung loyal servant dito ni Popol. Yes, and right now another turtle has been taken by Aura Cage. Actually, I was expecting Popol and Koopa na mag-initiate ng mga teamfights during turtle buff. Yes. Pero wala na pumupunta sa kanila. Walang test pick. Nahuli. Yung Popol and Koopa, yung Tamos natin still on the go, taking him down with the ahabot ba? I think this engage sa Sanity will be taken, taking down the Tamos. Ako, ang init ang bakbakan dito. Talagang aggressive place, pinapakita ng ating ano, Atlas. Championship Atlas din ba yan? Magiging championship Atlas na yata-yata to. Pero hindi pa tapos ang laban dito. Pumapalit si Cignal Raya. Dalawang miyembro yan. Tama siya. Lumalaban pa rin. Uy! Sakit pa rin talaga dito. Tinaman na Vizal Aro yung carry natin trying to run away. Sidestep pa nga. Kaya ko ng aso dito yung tropa natin. Ay, busa, dirigado ka lagay. Pero not enough damage. Kasi nakapag-ultimate pa si JB. What a way to escape that last Insanity's damage. Pero eto, once again, Popol and Koopa still on the go, chasing down Aura. Pinipinit tumakbo, pero I think hindi kakayanin tumakas. Perfect match has been activated. RKO sa kawalan, the damage is there coming from Haya. Basic attack securing another kill para sa Aura PH. Okay, bumalik dito. Skill DJ, targeting E, but DJ trying to run away naman. Uy, nakita mo yun, nag-model pa. Alis na lang, hindi naman siya nag-wings by wings. Naglaad na lang. May pa-follow up dito. DJ, look at Yellow Wash. Try to secure the lane here on the bottom lane. Parehas na lane dito ha, top and bot. Pinupush talaga clearing the minion wave of Cignal Ultra. And ano tayo, objective tayo, Maring Athena, no? Lamang ng EH, no? I think ang problema ngayon ng Cignal Ultra, Damasha. Push eh. Yes. Kung saan siya mapagpag na lane, nababasag agad. Tama. Kanina nasa bot. Tapos paglipat nila ng top lane, basag na naman. And look at that. Position of JP dito. Inaantay niya ata mag-up ulit dito yung buff. Pero nakita niya, nag-iisa dito si Iba DJ with a shadow. Kuha pa nga isa quad shadow pataka. Grabe naman yung damage. Binibitawan niya just with a shuriken na bisa. Connect onto the Koopa. Pero disengage lang din naman yata. Dragon Transformation has been activated. Dinabol si paring Masha. Masha still on the go. Try to run away. Dragon Tail will not connect. The slow also. Hindi aabot. Pero Hayabusa and si Greed still on the go onto the middle lane. Taking down the double kill. JP with the Hayabusa dominating this match. Grabe naman. Aura PA still on the go. Pero Yuzong hindi susuko. Tatamaan ng Federal Airstrike. Pero hindi matatapos ang buhay ni paring JP. Tama ka dyan. Raya dito. Left defense under the middle lane. At dito, look at Kilowash, nangungulit na lang din. TP pa uwi ang miyembro dito ng Aura Page. Okay, hinga muna tayo. Huwag masyado maasi. Pero dito si Kill DJ. Sabi mo nga, kung saan clean siya mapunta, gusto niya talaga nakakakuha ng objective. Oo, oh, ayan. Nakuha niya na naman yung second tier turret on the top lane. Pero here comes the backup ng Cignal Ultra. Hindi nila mahuli-huli. Wala silang CC masyado, no? Ngayon ko lang din na pagtanto, no? The only CC they have is Popol and Koopa. Yes. And if I sana, medyo mahirap makahabol sa isang Masha. Tama ka dyan, tama ka dyan. Look at that. Abyssal Arrow hindi nag-connect. Pero si LBJ, hinaharapan with a chichudog. Tinaboy, paalis, tinalo ang aso. Uwi ka muna sa amo mo. Sabi dito, Beta. Oo, sabi, papali ka muna. Pero ito, yung ultimate ang Hayabusa natin. Still on the go. Mukhang pilitin niya yung pasa. Pero disengage siya lang dripan. Using his squad shadow para makatakas under the turret. Aura PH has the lead. Grabe si Kilowash onto the bottom lane, taking down Hades, pero hindi pa tapos. Delikado rin siyempre yung ating Popol and Koopa, pero Earthstrike is not enough to save his teammate. Look at the Haya though, pinipilit talagang kunin. Gustong-gusto niyang patayin si Imba DJ dito, Maring. At pinoprook niya talaga, no, yung kalaban nila, even outside, kasi alam niya mabilis ang mga katakas. Look at Imba DJ with a shadow kill, pauwi dito si Imba DJ. Oh! At yung backup, umalis din. Nag-bow lang si Imba Plato, Baymax. Yung ba yung tinatawag natin na hit and run, Maring Athena? Pero speak and run, na-hit na nga dito lahat ng miyembro ng Cignal Ultra. Delikado yung kalagayan ng at the damage na binibitawan ng Tamos. Pero namang kayod kung kayod ang labanan. Reya still transmitted the lifesteal is there. Pero nandito rin si Greed with the Abyssal Arrow. Look at the damage. Paday ba? Hindi. Nilagyan na lang ng Abyssal Trap pero still alive pa rin yung ating Yuzong. Nakita mo yung discipline nila doon. Okay, paparating na. So back na lang dito sa Kilowash.
upgrade, tanim-tanim na lang muna ng Abyssal Arrow to, ano, to establish a safe exit for them. Okay, mm-hmm. The Lord is up for grabs dito, lamang sa gold dito ang Aura PH Baymax, pati na rin sa objective is 1 versus to 7 down turrets. Yes, and right now, ano eh, yung Aura PH wala nang pakialam dun sa Lord ngayon eh, kasi alam nilang kaya na. Nung masha yun, so kahit magpaikot-ikot sila sa masha, basta nag-lord, ay yung masha, sa mapa, I mean, no, tapos yung masha busy lang mag-lord, kayang secure nung masha talaga. Pero we cannot deny, there is still a comeback potential pa rin naman. Correct position and correct setup for the side of Cignal Ultra. Marksman is still a marksman with a 4-3-1 KDA, may purify pa rin naman sila, apat na naka-purify. Yes, tama ka naman dyan about the comeback, especially with the carry. Kasi hindi rin naman ang standing ng carry natin. Kaya natin yung carry natin, compare natin sa Hayabusa. Ayan, may endless battle na already going for the Queen Swing. Well, yung Hayabusa natin, pre-endless battle. Tapos yung Heptasi, no? And brute force breastplate na nga ang sinunod niya para medyo may kakunatan na rin. Tama ka dyan, tama ka dyan. Item. Dito na yung Lord, sabay bandang middle lane na gusto to i-down agad nila KDA. Goodbye naman din sila pero pina-pressure dito. Di naging enough para mapatay dito si Atas natin. Yes, look at Selena. Abyssal Arrow tumama dun sa pasa natin. Dekado, makalagayan ng X-Board natin. Speaking of X-Board, patay sa kamay ni JP. Grabe kung mag-dive in ang tropa natin JP dito. Pero Reyes, still on the go. Wala pa kalaban dito. Dragon Tail is inactivated. The knock-up will connect. Dekado si JP ngayon. JP might fall down pero makakatakas pa rin with 1 HP. Masha daw talagang kamot maigi hanggang loob ng Torre. The lifesteal is real. Pero Reyes taking him down with the help of the inhibitor turret na sumit top lane. Yung tamo sama natin dito with the counter-hunt inferno. Lifesteal is not enough to regenerate his health against the turret. Pero oh my god, nahuli na naman ng Haya dito si Imba DJ. Pero ang ganda ng quad shadow niya once again escaping on the brink of death. Okay, nakita ko dun ah. Pagkatapos parang siya nag-substitution. Nung namatay si Kiel, pumalis si Kilo Wash. Nung namatay si Kilo Wash, JP. Oo, nag-substitution sila dun. Pero okay na rin siguro. Kaso, two man down yun. Dalawang fighter nila. Walang mag-push muna dun sa may side lane. And it gives Cignal Ultra a space to think, to regroup, to think of their strategies. Yung mga pagkakamali ng kahapon na dapat nilang isipin. And requesting for a pause for the side of Aura PH. Hello, Prop. Welcome, Prop. Welcome, Prop. Prop, mong bagong gising, Prop. Hindi, hindi. Yan. Parang nalululod na ako dito, ah. Malakas pa masyado electric pan. Ayan! Yan! So, ano na, pinag-uusapan nga namin. Uy, nawala ang ano, ah. Nawala ang ating live, ah. Oh my G. So, anyway, pinag-uusapan namin kanina dito is ano nga yun? Every time may makukuha si ano si Cignal Ultra, may kapalit na objective yung Aura PH, which is isa yun sa mga katangian ng Aura PH or strengths nila na hindi nabibreak basta-basta ng ibang teams. Pero babalik pero ayun na nga, transmission agad, pinasila talent dito yung director. De, si Prof B talaga ang direct natin dito, Boss Rod. Ay, Boss Rod B. Si Boss Prof B. Rather dito. Yan. Makikita natin, back to the ball game tayo dito. Parang famous masyado daw para patagalin pa ako. Yes, this is only the first game dito sa ating final match for today ng Cignal Ultra and Aura PH. There is still the possibility of a comeback for Cignal Ultra even after this game, Maring Atina. Pwedeng-pwede pa nila makonquer yung kanilang matchup sa Pro Division pero Abyssal Arrow muna hindi aabot doon kay Imba DJ. Around 10k na dito yung gold lead ng Aura PH pati naman sa may bandang objectives na is 1 to 8 pa rin. Isa pa lang napapatumba dito ng Cignal Ultra. Hindi sila basta-basta makasegway dito ah. Kasi dalawa yung abang or side lanes dito ng Aura PH. Look at that. Kumakasok na naman dito si JP. Oh my gosh, balahagi agad yung naging buhay dito ni Ben Sandy ah. Pansinan mo. Ubots ang buhay pero Abyssal Arrow na. Kung tama ka dyan oh. Ang sakit talaga ng damage. Shuriken pa lang ni JP. Wala pang ultimation na nag-up. Guys, ganon kasakit ang damage ng Haya. Di ba rin JP, tulad nga na sabi ko sa inyo, once na humawak na ng Haya si JP during the past tournament dito ng Juicy Legends, grabe talaga solid. Pero another team is happening, Arcade.
tatlo. Pero walang follow-up damage galing sa tropa mo. Silang dalawa lang dito ni Baron Greed taking down a single person. Vitality is off the maps dito. Tuloy pa rin ang bakbak ng dragon natin. Delikado si Baron Reya. The knock-up is there. Dragon Tail is been activated. Nabisan ako will connect though. Try to run away para hindi na yata aabutan Greed. With that mega kill, Tamos still on the go, clearing out the entire minion wave. Aura PH, 2 for none, exchange. Tama ka dyan, 2 for none, exchange. And the Lord is up for grabs na nga dito, parang game. This will be the second Lord of the game. Ayun lang, tapos makikita natin dito sino solo Lord ni KillVJ. Hindi ka naka-mute, prop. Ayun lang, hindi rin naka-mute si prop dito. Ayan, ako. Ayan, pero tuloy ang laban natin onto the top lane. Gusto nang itulak ng Aura PH, pero wala silang mate. They are not for the Lord to match, to march on any lanes given dito. Pero JP, delikado yung kalagay. What? A microplay galing kay JP. Hindi nila alam kung saan sa baba ito ng kill. Lumi left and right. Left and right ng Quad Shadow, ganun ka, lupet, pero look at that, Pizal Araw hindi na naman nag-connect, nagpa-plus mo ang speaker dito, and plus the TP, kahit nasa bush. Grabe! Tignan mo si ano, si... Roughly siya doon sa middle mo, nagre-recall kahit siya... Tayo. Yes. Ang ginagawa niya, ito nag-aantay ng kalaban. Masakit na to, nakita ko dito, naka-burger siya ng Divine Glaive yung Selena natin. Ayun na ako, solid. Oh, etong items na to with the Clock of Destiny, Divine Glaive, Palabit Confirm. Oh my gosh, Lightning Thunder, official arrow na ito nangyayipan. Bakit ang Atlas? Oh my god, that team fight is happening right now. Look at the mashup target power, pero mukhang mo. Right now, the Lord has taken down the base of Cignal Ultra. Aura PH taking home the first victory of Aura.